Tapos ngayon, pag-uwi, sabay hugas kamay. Nako! Ang mga yagballs nagsiurungan! Matindi ho ang depensang ginawa ni Sandro Marcos sa kanyang ama na si Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay may kaugnayan sa banat ni BBM patungkol ho sa war on drugs ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Matindi nga po yung pagtatanggol ni Congressman Sandro Marcos sa kanilang pamilya na para bang kumambyo ang mga Marcoses sa mga banat nila sa pamilyang Duterte. At ito, sinabi po ni Kong Sandro Marcos na hindi umano siniraan ni BBM ang war on drugs ni Pangulong Duterte. Aba, naloko na. Pagkatapos magpasikat at bumanat sa international community, particular dito sa mga puting itlog, at siniraan si Tatay Digong, aba naloko, biglang kambyada. Pakinggan po natin iyong pagtatanggol ng anak sa kanyang ama. Si PBBM, hindi naman niya minasamahan yung war on drugs na sinabi. Hindi naman niya sinisira si FPRD. Ang alam naman natin na pati si FPRD, inamin niya na meron mga sumobra dun sa kanyang dun sa nakaraang administrasyon, at yan ang hinahanap ni Pangulo ngayon. Pero hindi po niya binanggit si FPRD. Ang binanggit lang niya ay ang ginagawa nila tungkol sa pulis. Ayun na nga, sinabi po ni Kong Sandro Marcos na hindi daw sinisiraan ng kanyang tatay na si BBM si Tatay Digong. Aba, naluko na. At ayon sa kanya, hindi naman daw na-mention yung pangalan ni Digong doon sa banat ni BBM. Naku, animal, kailangan pa bang i-mention yung pangalan? Sa statement po ni BBM, ay talagang sapul po ang Duterte war on drugs. At hindi po pwedeng itanggi ng mga Marcoses na talagang binanatan po ni BBM si Tatay Digong. Ipli natin uli iyong statement ni BBM doon sa mga puting itlog. At para malaman natin kung siniraan ba or hindi. Alam naman natin, narinig na natin lahat, pero hito, para magiging patas naman tayo sa ating kuminto, pakinggan natin muli ang banat ni BBM kay Tatay Digong. And in my view, what had happened in the previous administration is that we focused very much on enforcement. And because of that, it could be said that there were abuses by certain elements in the government. Okay, narinig ninyo yung sinabi ng tatay ni Sandro, na umano nakapukos ang Duterte administration doon sa law enforcement. At dahil doon, nagkakaroon umano ng abuses. Ano ba sa tingin ninyo? Hindi ba ito paninira? Iyong sinasabi na abuses ni BBM ay human rights abuse. Mayroong paglabag sa karapatang pangtao umano. Eh alam naman ho natin na mainit po ang usapin patungkol sa International Criminal Court. Pero bakit ibinandira pa ni BBM yung issue na yan doon sa mga kano? Ano yun? Nagpapasikat. So ngayon, pagbalik dito sa Pilipinas, sabay kambyo. At sabay sabi, hindi siniraan. Ayon kay Sandro. Ang sabi niya, hindi naman binanggit ang pangalan. Hindi nga binanggit ang pangalan ni Tatay Digong. Pero from the word, dating administrasyon, sino bang presidente doon? Di ba si Tatay Digong ay nagago na? Sino ba ang naglunsad ng war on drugs? Di ba si Tatay Digong? Ano yon? Hindi paninira? Ano yung buladas? Kumbaga, gumagawa lang ng kwento para meron lang maisabi at maisagot
doon sa international community na nagkandak ng interview sa kanyang tatay. Tapos ngayon, pag-uwi, sabay hugas kamay. At ang sinabi pa ni Sandro, na sinabi umano ni Tatay Digong, na mayroon umanong pag-a-abuse. It doesn't mean na sinabi ni Tatay Digong yun na mayroong abuses ay pumapabor na siya sa sinasabi ni BBM. Hindi ho. Kung pinapakinggan niyo po ng maayos iyong sagot ni Tatay Digong doon sa banat ni BBM, that's a reverse psychology. At naglatag si Tatay Digong ng mga senaryo patungkol po sa sinasabing nakapuko si Tatay Digong sa law enforcement kaya mayroong abuses. Ang isa sa mga halimbawa ni Tatay Digong, yung pag-aresto sa isang kriminal, sa isang durugista. Eh kung pumapalag talaga yan, pag hinawakan ng tudo yan ng pulis, aba magkakaroon ng pasa yung mga kamay, lalo na po pag pumapalag, mabubugbog talaga. Ay hindi po maiiwasan yan. At ito po yung nirereklamo ng human rights. Alam nga naman, aaresto ka ng mga lutang at sabog at magpabugbog ka na lang? Aba, hindi ho yun po pwede. At sinabi rin naman ni Tatay Digong na meron talagang napapaslang unnecessary death dahil po sa war on drugs. That's a war on drugs. At hindi naman ibig sabihin doon na payag na lang si Tatay Digong sa mga banat ni BBM sa kanya. Hindi po yan ang ibig sabihin. Kaya nga po sumagot si Digong at niribat niya yung banat ni BBM. Dahil hindi gusto ni Tatay Digong yung mga atake ni BBM sa kanya. At masyadong hinusgahan yung Duterte War on Drugs. At hindi naman siguro mga tanga ang mga dalubhasa at ekspertong mga Duterte diehard supporters na basta-basta na lang mag-react sa banat ni BBM patungkol po sa war on drugs. Maliwanag po ito, guys, na sinisiraan po ng mga Marcoses ang Duterte War on Drugs. At nagpalusot lang sila ngayon dahil nag-react ang Duterte diehard supporters community. At talagang natatamaan po ang mga supporter ni Digong. Kaya hito sila gumawa ng palusot sa kanilang maling banat kay Digong. At siguro natakot sila dahil uras na mag-react ang anak ni Tatay Digong na si Vice President Inday Sara Duterte, aba naluko na. Magkadalit-silitsi po ang Marcos administration. Dahil, whether you like it or not, nasasaktan po talaga ang mga DDS sa panghuhusga ni BBM sa Duterte War on Drugs doon pa sa mga harap ng mga putig itlog. Aba, anong tawag doon ninyo? Hindi paninira? Aba, pagpupromote pala yun kay Digong? Ay, nagago. Ano yun? Bagong Pilipinas? Bagong mukha?